Halos magdadalawang taon na rin since nung hindi na nakikita ng mga tao si Billy Mamaril sa court or sa bench ng San Miguel. Last year, nagdesisyon siya na hindi na maglalaro sa SMB kasi meron siyang mas priority na gagawin sa buhay. Ang tanong ng ilang SMB fans, nasaan na si Billy Mamaril ngayon at ano na ang ginagawa niya? Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Lingid po sa inyong kaalaman, si Billy ay anak ng isang Ginebra legend na si Romy Mamaril at gaya ng kanyang ama, si Billy ay isang magaling na shot blocker at low post operator, physical yan sa depensa at talagang subok na matibay sa ilalim. Unang sinubukan ni Billy ang kanyang basketball skills sa Bakersfield College sa height niyang 6'6", nagagamit niya ang kanyang laki sa depensa. Although, hindi naman siya masyadong scorer talaga, napapakinabangan naman when it comes to physicality. 2003, humanga ang Purefoods sa kanyang defensive prowess kaya kinuha nila ito round 6th overall. Dito sa Purefoods, medyo hindi pa talaga siya masyadong sanay sa pro league at hindi rin sapat ang minutes na binibigay kaya hindi nagtagal na itrade siya patungong Shell Turbo Chargers. Dito naman sa Shell lumabas ang totoong kakayahan niya kasama noon si Rich Alvarez. Si Billy nakakakuha minsan ng 10 points, 11 points, 13 points at 13 rebounds per game. Kaya lang noong 2005, nag-take ng leave of absence ang Shell. Pagkatapos ng 20 years na pananatili sa PBA ang Shell ay nakapagdesisyon na umalis na lang at ibenta ang franchise. Ayon sa Shell Governor Bobby Cannapi, mas magpo-focus sila ngayon sa kanilang businesses, programs, resources at iba't ibang developments. At ang Shell, pumayag na i-trade si Billy Mamaril sa Coca-Cola Tigers kapalit si Gilbert Lau at Ronald Tubid, samantalang ibang players naman ay nag-undergo ng dispersal draft. Sa Coca-Cola Tigers, medyo napasama ang career ni Billy kasi binangko siya dahil sa injury. 2006, ang Coca-Cola na naging Powerade Tigers ay na-involve sa 3-team trade kasamang Ginebra at Air 21. Alam niyo ba mga kuis, na si Billy ay naging parte pala sa pinaka-controversial na trade na ito? Si Rafi Rives at Billy Mamaril ay binigay sa Ginebra with the rights of Rudy Hatfield habang Ginebra naman binigay si Aris Dimaunahan at Irvin Soto kasama ng mga future picks patungong Air 21. Habang Powerade, nakuha naman si Kalani Pereria, Ryan Bernardo at Manny Ramos. Kaya pala controversial kasi sobrang dami ng involved. Sa Ginebra, naging maayos naman ang performance niya. Sa katunayan, naging parte ho si Billy sa dalawang championships sa Ginebra at hinawakan siya ng halos 4 na taon. Pero dahil sa injury niya noong 2010, kaya ang coaching staff ng Ginebra gustong i-trade si Billy at naghahanap ng mas legit na big man. Ayon kay LA, hindi talaga legit na big man si Billy na gaya ni Junmar or Sonitos. June 11, 2010, na i-trade si Billy sa Air 21 Express kapalit si Mike Cortez. Pero agad-agad naman siyang binalik sa Ginebra. Pagbalik niya dito, naging makulay ang career niya. For almost 5 years na natili siya dito kahit reserba lang ang posisyon, pero para sa kanya, isang pribilehyo ang mapabilang sa sikat na team. April 6, 2015, na-hire si Frankie Lim bilang head coach at siya mismo ang nagdesisyon na i-trade si Billy sa Global Port kapalit si Dave Marcelo. Sa Global Port, malaki naman ang naitulong ni Billy, averaging 7 PPG at 4.2 RPG. 2017, ang San Miguel ay naghahanap noon ng isa pang big man at si Billy Mamaril ang kanilang napili. From the bench, considering na walang mahabang playing time, siya nagka-coverage ng 5.1 PPG. Pero dito, si Billy ay nakakuha pa ng 3 championships at siya ay nanatili ng 3 taon dito. Pero habang naglalaro pa si Billy sa SMB, hindi alam ng management na siya pala ay may plano ng huminto sa paglalaro. Last year, hindi naman sinabi ni Billy na magre-retiro na siya, pero plano niya mag-focus sa kanyang bagong career. Teka, ano na nga ba ngayon si Billy Mamaril pagkatapos niyang iwan ang San Miguel? Ayon kay team manager, hindi nila mabigyan ng bagong contract si Billy kasi nag-aaral siya ngayon at ang kurso niya ay nursing. Si Billy ay malapit ng maging isang registered nurse. Ang ginawa ng SMB, nilagay na lang siya sa UFA. Ayon kay Billy, matagal na niyang pangarap ang maging isang nurse at masaya siyang tawagin na soon to be a frontliner. Sa palagay ni Billy, sa pag-nurse talaga, ang totoong passion niya. Si Billy Mamaril ngayon ay kabilang sa PBA Moto Club ni Rico Meyerhofer at kasama niya sila nagmomotor kung saan-saan. Sa ngayon, wala pa naman siyang planong pasukin ang business world kasi ang focus niya talagang nasa nursing course. Ang 41-year-old na si Billy ay satisfied na sa buhay. At least,
Huminto siya ng may 5 titles at naging kabilang pa sa mga best defender sa PBA. Kahit hindi masyadong na-appreciate ng mga tao ang PBA highlights niya, pero maganda naman ang desisyon niya pagkatapos ng lahat. Pinatunayan niya na hindi sa basketball magtatapos ang career niya, kundi sa mas mahalagang bagay, ang pagiging frontliner. Yan si John Billy Mamaril. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Ricardo Garchitorena, Cesar Bernales, Vagrant Guy Hiwaga, Jade Marcel Davia Timsay, Ronaldo Samaco, Gino Franco, Elvin Toledo, Mr. Wrongboy Angas, James Razzle Nerona, Nestor Cose, Louis Caling, Chef Pons TV, One Version, Anime, Adrian Guerrero, James Daniel Dorado at kay Jonathan Roda.